Hi guys! So, welcome back to my YouTube channel and happy 1K subscribers to me! Amazing! So, ang sarap sa feeling na naka 1,000 subscribers na and ang pupunuin na lang natin is yung 4,000 watch hours. Tulungan nyo ako, so panoorin nyo lagi yung mga video ko and asahan nyo na magla-livestream ako and sana mapasaya ko kayo. This is gonna be my 7th vlog. Sa vlog na ito, papakita ko sa inyo ang aking mga aso. So, papakilala ko sila sa inyo. Samahan niyo ako and kung ano ang story niya ang bawat isa. So, samahan niyo ako. Tara! Chem-chem! Baby Chen Chen, second day. Basta, ganun. Dalawang beses na siya nakatulog dito. Oh, cute. Oh. Black na black. Hey, Baby Chen Chen. Oh? To sleep. Oh, sleep na si Baby Chen Chen. Sleep na siya. Good night. Makmak and the biggest one. Sleep. Okay, sabay-sabay na sila kumain. Yoko! Busy! Yoko! Yay! Cute! How about you? Makma! Ay, Gretchen! Makma! Yoko! So I have to see that. Hey guys, so first baby na ipapakilala ko sa inyo ay si Makma. Ayan siya. Napapansin niyo parang inaantok siya kasi kakapabooster lang niya kahapon. So, galing kami sa vet. So, ayan siya. So, to si Makmak is ano na sa amin is like 2 years, almost 2 years na siya sa amin. And siya actually, nasanay siyang nasa ano, na siya lang yung aso na lagi namin kasama. Pati pag umaalis, sinasama talaga namin siya. Kasi napaka-iyakin nito eh. So, ayun. Napakalambing nito. So, ano siya, kapag umaga, ano, nangigising siya, lalo na kapag, oh wait lang, baba ko na siya. So, nangigising siya kapag, ano, kapag umaga, kasi minsan naiihi na siya, ganun. Ayaw niya umiihi sa kama. So, nasanay siyang ganun, or kapag natatae. Kasi siya sa, ano, tables una food. Parang ano siya ngayon, medyo mapili sa pagkain. As in, ano, tinanong ko na to sa dati sa, ano, yung pinagbibilhan ko ng foods, ganun. Tinanong ko na kung bakit ang hina. So, yun nga, kasi nasanay siya sa tablespoon. Hina talaga siya kumain. So, kaya tinututukan ko yung pagkain niya. Kung maaari is, sinusubuan ko pa siya na parang baby talaga. Hey guys, so ang second baby na ipapakilala ko sa inyo is
si Gretchen. So, tawag ko sa amin is Baby Chin Chin. Ilang days pa lang siya sa amin. Oh my God. Ilang days pa lang siya. So, ayan siya. Hello! Vlogger ka ba? So, ayan. Napaka-cute niyong poodle na siya. And, ano siya? Napakalambing kasi, ano, tawag dito, sanay na sanay siya sa tao. So, kada ano, anong tawag dito, talagang mahilig siya sumiksik. Gusto niya yung nakakaramdam lagi ng balat ng tao, tapos matutulog siya. Tapos, kapag lalabas ako sa pinto, o kaya magsi-CR lang ako, umiiyak siya agad, kahit CR lang. So, kada tatayo talaga ako, kunwari nakahiga kami, kada tatayo ako, bumabangon din yan, susunod din yan, ano, tatahol, grabe yung iyak niyan. Ano siya, yung bawal siya iwanan. Ayan siya. So, bawal talaga siyang iwanan. Clingy. Kumbaga, clingy talaga siya. So, alam niyo naman yung pakiramdam, di ba, kapag may clingy sa inyo. Ganun. Pero napaka ano. Ang sarap sa feeling kasi syempre, siya yung dog na ano, kapag natulog ka, sasabayan yung tulog mo kapag gumising ka. Tsaka lang din babang. Ganun siya. So, nakikita niyo ba siya? Ayan siya, oh. Yee! Makita ka. Para kang anino. Yee! Ayan siya. Na isang dog na ipapakita ko sa inyo. Kaso, ano, hindi ko na siya mabuhat dito. Ang reyna ng bahay. Reyna to sa bahay. Siya na yun. Ayun siya, nasa ilalim. Nasa ilalim siya, ang reyna ng bahay. So, ayun siya, si Tina. Si Tina, wala siyang lahi. Sobrang bait niya. Matalino yung babaeng yan. So, ano siya, kumbaga siya yung pinaka, ano, nagpaprotekta sa bahay. Siyempre, alam niya, kapag kami dadating, tatahol agad yan. So, malalaman namin. Kumbaga, siya ang guard ng bahay. At reyna. 6 years old na to si Tina. So, ano na siya, matured. So, marunong din to mag-adjust kasi itong mga poodle, mahilig to makipaglaro. So, nilalaro siya. So, parang ano na lang siya. Hinahayaan niya na lang. Sige, laruin. Kahit kulitin siya. Ganun. Ganun yung eksena niya. Kaya, ano yan. Love na love namin yan. Tsaka, bukod pa dun, ano yan. Kahit ano, hindi yan choosy sa pagkain. Alam nyo naman, pag-askal. Pero ngayon kasi, nagiging choosy na rin yan. Alam nyo naman, sabay-sabay sila kumakain. Mahilig sa tablespoon na pagkain. So, alam nyo yun, guys. So, yun yung mga kwento ng mga aso namin. So, dati talaga, nung una, ano, hindi talaga ako mahilig sa aso. Takot ako sa aso. Actually, dumating pa sa point na, ano, talagang pag... Alam na mga kaibigan ko yan na kapag may aso, talagang takot ako. Umaakit ako sa kung saan-saan. Piling ko hahabulin ako, talagang tumatakbo ako. Pero natutuwa ako, ano, hindi matakot sa aso. Siyempre, nung nagkaroon ng aso, kami, talaga yung care ko sa kanila, yung love ko sa kanila. Dumating sa point na parang isusubo mo na lang pagkain, aabot mo pa sa kanila. Ganon. Kasi, ano, siyempre, parang... Mas gusto mo silang masaya kaysa masatisfy yung kagustuhan mo. Ganun yung pakiramdam ko sa kanila. As in, parang literal na baby talaga yung turing ko talaga sa kanila. Tsaka, paprotektahan ko sila kahit anong klase pa yung mangyari or kung ano man. Iba yung happiness na binibigay nila sa amin. Iba yung saya. Iba yung pakiramdam na ano, palagi kang hindi mag-isa kasi nandyan sila. Alam mo yun. Tsaka nakakatanggal talaga sila ng stress. As in. So, ayun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience namin sa mga dogs. So, actually, kapag yung pupo nga nila, kunwari nakadikit sa balaybo nila. Sko, dati diring-diri ako sa pagpupulot. Ngayon, kahit hawakan ko pa yan. Ganun. Pasintabi sa mga kumakain pala. Sana may natutunan kayo kahit papano. And love your dogs, love your pets. Kasi, ano, kayo lang din yung inaasahan nila and kayo lang din yung magkikare sa kanila. Kaya ganun yung pagkikare ko sa kanila. So, syempre, ano, ayang mga aso na yan, loyal yan.
As in, loyal yan. Iwanan ka na ng lahat, yan hindi ka iiwan. So, yun lang. And kung nagustuhan nyo... Char. So, and kung nagustuhan nyo tong video na to, hope you like, comment, share, and subscribe. And sa mga bago pa lang sa YouTube channel ko, click mo na agad ang subscribe button. And don't forget to click the notification bell for more upcoming videos. So, see you soon guys to my next vlog. Bye-bye!